magandang umaga po sa inyo, mga kaparikoy. Nandito na po kami ngayon sa may kuwang ko sa Tarlac para hiyatid ni Utol at saka ni Konsihal yung speaker na ibibigay natin sa mga kapatid nating Aita na naghihintay na po sa atin sa may Burgos. So, nakabiyahe na po tayo ngayon papuntang San Jose Burgos Tarlac po para iabot po yung speaker na nabili natin para sa kanila. So maraming salamat po sa mga nag-sponsor sa atin about sa pagbili ng kanilang speaker na iniingi. So maraming salamat po sa mga kaibigan, mga pinsan na subscriber po natin na tumutulong po sa atin para po makamit ng ating mga kaibigan o kapatid na Aita yung kanilang minimiti na magkaroon ng sariling speaker na gagamitin po nila sa about sa kanilang Christmas party at sa mga gusto po nilang event na gagawin sa kanilang komunidad. So samahan nyo po kami makarating at mahihatid yung speaker na hinihingi nila. Tara po mga kapare ko. Sa San Jose Tarlac, sumlapit na po siguro kami sa kanila. Mga few minutes na lang po makakarating tayo sa kanila. So samahan niyo po kami hanggang makarating kami ng ng San Jose Burgos Tarlac. Tara mga kaparikoy, gayahin muna tayo. So ayan po mga kaparikoy, napakaganda po ng viewing dito. Tsaka na-develop po nila ng gusto yung daan dito papuntang San Jose Burgos. Bulubundukin po talaga yung kanilang location. So napakaganda po ng viewing nila dito. So yan po gaganda ang mga bulubundukin. So yan po mga kaparikoy, 1 km na lang tayo, nasa Burgos na po tayo. So makikita po natin yung mga naghihintay sa atin dito sa may covered court. So tignan nyo po yung lugar nila dito, talagang alos bundukin po siya. Napakalayo po pala ng lugar nila, so kaya po pala ang laki ng pasasalamat nila at tayo na po yung nag-atid ng speaker na hinihingi nila. So yan po, nakarating na tayo sa may Burgos, Barangay Burgos po, sa may San Jose Tarlac. So yan po, yan po yung covered court nila. So hanapin na lang po natin yung mga kausap natin. So yan po mga kaparikoy, nakarating na po kami ng Barangay Burgos, dito po sa may San Jose Tarlac. So ayan po yung location. So hintayin na lang po natin sila na ma-meet natin sila dito. So ayan po mga kapari ko, yung mga kamit natin dito sa may Barangay Burgos sa may Tarlac po, si Sir Eric po. Sir Eric, magandang umaga po. Ay tanghali na po yata. So ayan po sila. So sino po kasama nila? SK po na. Hello po SK, maganda tanghali po. So nandun po yung so saan po tayo didiretso nyan? Okay, makakapasok naman po sa sasakyan. Okay po, diretso po muna kami para po mahihatid natin yung speaker sa kanila doon sa kanilang lugar. So yan po sila, so susundan natin sila para makarating po doon sa barangay nila. Doon na po natin ibibigay yung regalong iningi po nila sa atin na yung speaker na gagamitin nila about sa kanilang Christmas party. So samahan nyo po kami bumiyahe papunta doon sa lugar nila. Tara po mga kapare ko. So napaganda po ng location nila dito. So ayan po, parang dadaan kami sa may Marcos Highway, sa may Baguio. Napakadiretso po ng daan. Ang kinaganda naman po dito, sementado yung daan, kaya hindi po siya mahirap puntahan.
Arkaleta bundok magkabilaan. So yan po, napakaganda po ng location nila. Fresco. Maraming puno, bulubundukin po talaga sila. So tignan na lang po natin pag nakarating kami doon kung ano po klaseng pamumuhay meron yung mga kapatid natin dito. Po mga kapare ko, nakarating na tayo sa location dito sa may Sitio Burgos sa San Jose Tarlac. So yan po yung komunidad nila, maliit lang po pala pero siguro po mahirap po talagang pasukin yung kalsada nila dito, napakahirap pong pumasok. So napilitan na rin po na tayo na ipasok yung sasakyan ng barangay. So maraming salamat po sa driver natin na nagpilit pong samahan tayong hatid yung regalong ibibigay natin sa mga kapatid nating Aita dito sa may Sitio Burgos sa may Tarlac po. So yan po yung location nila dito. Napaka-presko po, bundok po talaga siya. Talaga po sasabihin na natin. So napaka sa dinaanan po natin, mga ilang bahay lang po meron. So tara po, ibigay po natin yung regalo natin sa kanila doon. So ayan po, nandito na tayo sa barangay. Anong barangay kasi to? Ha? Sitio Agos, San Jose. Sitio Agos, barangay Burgos, San Jose, Tarlac po. So ayun po si Sir Eric, yun pong nakausap natin about po doon sa speaker na iniingin niya para dito sa kanyang barangay. So ito po yung pinaka ano kasi tawag nila dito? Sitio Hall po. Sitio Hall nila dito sa may barangay po nila. So yan po si Sir Eric De La Cruz. Siya po yung nakausap natin about sa sa Facebook para makahingi po ng konting tulong na speaker para gagamitin po nila about sa kanilang Christmas party. So mamaya po interviewin natin siya. Si Kapitan. So ayan po, nagpamerienda si Sir Eric ng nilagang saging saba. So napakasarap po ng saging saba. Tignan niyo po si Konsehal. Napaka sarap niya kumain ng saging. So tara po, kain tayo ng saging saba. Masarap po 'to, masustansya pa sa katawan. Mainit pa, Konsehal? Ya. So ayan po mga kapari ko, 13:18 po tayo dito. So pagkatapos po tayo pinakain ng nilagang saging, kanin naman daw po. So napakasarap po ng hapag nilang ulam. Yan po ano kasi tawag sa Salmon saba. Salmon saba. So yan po, napaka-entertain po ni Sir Eric. Sir Eric, sabay-sabay na tayo, sir.
ko eh. Pag-center lang. Ha? So, ayan po, kakain po muna tayo tapos so wala po kasing ilaw dito, hindi natin matitesting yung speaker na dala natin. Pili po. So interviewin po muna natin sila mamaya tapos ikutan po natin yung kanilang sitio para po malaman natin kung may maitutulong pa po tayo sa kanila dito sa kanilang lugar. Kain po, kain. So sayan, nandiyan tayo. So itatanong po natin ngayon kung ano yung pwede pa naming maitulong dito. Malay nyo, meron tayong mga kaibigan o subscriber na gusto pang tumulong sa atin. So banggitin nyo sir kung ano yung pwede nating itulong po about sa kailangan ninyo dito sa barangay. Iano nyo po sa kanila. Hello po everyone. Isa pong magandang tanghali po. Actually po maraming salamat po sa speaker na nakuha po namin, na binigay nyo po. Ngayon po ang kailangan po dito sa aming lugar, yung computer po at saka printer. Yung kasi yung pinaka kailangan na po ngayon dahil technology na po ang ating ginagamit, diba? So kami pong mga taga Sitio Agos ay hindi pa po kami nakakagamit ng ganun computer a printer. So kung magkakaroon kami ng ganun, meron na po kami gagamitin po dito sa aming barangay at saka sa school, ganun. Kapag may mga activities, meron po kaming gagamitin na mabilisan na lamang po siya, hindi po na siya mabagal. Yun po yung aming pangalawang kahilingan po dito sa aming lugar, na sana po sa bukal na puso ninyo na handang tumulong ulit po, ay inaasahan po namin ang magandang positibo po. Maraming salamat po. So sir, paano naman po? Halimbawa, nakapagano tayo ng sinatawag natin nga, iniingin yung computer na may kasamang printer. So paano po yung internet nyo dito? So kasi meron po, nakikita natin talagang wala po kasi silang signal dito. So nandito po kami ngayon, so mahirap po silang kontakin kasi nga po walang signal. Kaya nga po, kumbaga sa ano, kung may gusto man po tayong ipaabot na tulong, hindi tayo basta-basta makakatawag sa kanila dito kasi nga po yung signal nila dead spot. So paano yung magiging pakuha nyo ng signal dito, yung internet, din yan? Portatil din yan. Actually siya meron din sa signal. Tutulos po din sa bahay ng kapatid ko kasi meron po sa mga doon. Halimbawa meron po pwede gamitin namin pa Wi-Fi. Pwede po kami makikonek, for example, para magamit po namin. Hindi na siya ka-computer. Ang maganda po sa na may tulong sa kanila dito, hindi po computer na pwedeng ilagyan na natin ng cable internet. So mas maganda po sana sa mga gusto magbigay is laptop. The best po sa kanila dito, laptop. Plus yun po, yung printer pwede naman po kasi yon. Pero kung ano po natin na sa computer, siyempre pabuhat-buhat pabubusin na para hanapin yung signal. Pero kasi kung may yun po, may pocket wifi na ginagamit, pwede naman pong i-connect ang laptop sa pocket wifi para magka-signal yung laptop. At least makakapag-print po sila, makakapag-search sila ng gusto nila. So sa mga kaibigan po natin dyan, subscriber natin na handa pong tumulong about sa kanila, yun po ang may sasuggest ko na mas maganda pong ibigay sa kanila, a laptop po. So yung printer po, kahit saan naman po pwede nating ma-connect eh. Kahit sa cellphone po kasi makakapag-print tayo. Kaya naman po, may wifi printer na po kasi ngayon eh. So kayo sir, ano po kaya yung mga bagay na pwedeng mahingan natin ng tulong na pwedeng ibigay kagaya sa community nyo po rito? Bilang chip na sa akin naman po sir, yung pwedeng gusto nyo nilang itulong sa amin dito, yung ano namin dito sir. Kagaya dito sa aming lugar, mahirap yung daan dito sa amin, sir. Gusto lang namin po, sir, sa mga iningi ko sa mga mas mataas po sa amin na ano na nila yung daan namin, sir. Maayos yung daan namin para yung mga gustong magbigay ng tulong po sa amin dito, hindi na po sila mahirapan na pumasok po, sir. Tapos, yung kailangan pa namin dito, sir, na yun nga yun, sinabi ni sir na printer sa kayo yung
Yun na yung sinabi mo, sir. Yun na lang. So usually po kasi yung daan medyo mahirapan tayo dyan kasi ang local government or ng national government po ang pwede nating mahingan tulong about sa daan dito. Medyo mahaba po ang proseso niyan kung ilalapit pa natin sa local government. Talaga, pagdating po sa daan, medyo mahihirapan pa tayo. Kasi hanggat hindi po napapansin talaga ng mga nasa taas ang isang lugar, hindi po po nila napapasok. Talagang hindi pa po natin masasabi kung makakahingi tayo ng tulong about sa ganyan. So, malay nyo po, may nakapanood sa atin na about sa mga nanakaw po dyan sa local government. Magiging daan ito. So ito po ang masasabi lang natin. Sana po bigyan po natin ng pansin itong munting barangay po dito sa may Sitio Aguas, sa may Burgos, sa San Jose Tarlac po. So mamaya po ikutan natin itong barangay na to para po makita natin kung ano po yung talagang kulang nila dito about sa pamumuhay po, kung ano kinabubuhay nila. Kung saan po nila kinukuha yung tubig, yung pagkain na inahapag po nila sa kanilang pagkainan. So sana po may makapansin sa atin dun sa munting kahilingan po ng mga kabataan dito, ng ating hepe, na hinihingi po nila na laptop at printer po na gagamitin po sa mga estudyante, sa mga sa barangay po nila about sa mga paperworks, sa mga module ng mga bata. Napakalaking tulong po. Kung sakasakali man pong may mabuting puso na makarinig or makapanood po ng ating munting vlog para sa kanila, sana po ipaabot nyo po ng maaga para po at least bago makarating po yung Kapaskuhan, maibigay po natin sa kanila yung kanilang munting hiling. Para yun lang Pasko. Po yung inihiling namin mga dumayo dito na nanggaling pa po kami ng Arayat para po maabot namin yung munting kahilingan ni na Sir Eric, si na SK, si Chip. Ngayon po, yung speaker na iningi po nila sa atin na gagamitin nga daw po nila pang Christmas party. So, sa tingin ko naman po, magiging malaking tulong sa kanila yun kasi nung na-testing po namin nung makalawa yun, nung bilin namin, is nakita naman po namin na malakas. Ang inaano ko na lang po talaga, sana po mapansin natin itong munting barangay na to na kahit sabihin po natin na maliit lang yung population nila, pero at least nakikita po natin kung gaano po yung paghihirap nila dito, lalo na po sa kalsada. So nanggaling po kami dito na dumaan po kami dyan sa may kalsadang maliit na kung pag umuulan po medyo magiging mahirap po talaga yung ano, yung pagpunta rito. Kaya po kumbaga sa ano, may mga gusto man po sigurong tumulong na kung saan nilang gustong ipabot. So napakahirap po talaga ng daan para makapunta rito. So sana po may makapansin po sa atin na mga nasa pwesto or mga kaibigan na talagang gustong tumulong po about sa kanila dito, sana po mapaabot po natin sa mga nanunungkulan yung kanilang munting kahilingan para po dito sa kanilang barangay. Yun lang po. Pindutan na baba para. So yan po, ikutan po natin yung munting barangay nila dito sa may Sitio Aguas para po makita natin kung ano pa po yung pwede nating maitulong pagdating ng time dito sa kanilang barangay. So ito po yung elementary school nila. Ayan po. Mula prelim po hanggang grade 6 daw. So ilan yung estudyante dito, sir? 39 po, sir. So mula po pre-elim nila hanggang sa grade 6, meron lang daw po silang 39 student. So meron pong apat na kwarto. Ito po yung Agus Elementary School. So hindi ko lang po alam kung naarating na to ng mga kung makukuha pa po natin ito sa mapa. Kasi nung nag-search po kami dito, ang lumitaw lang po is yung sa may highway na. Hindi po lumitaw dito yung location na to. So ayan po yung mismong lugar nila. So, ito po pa pula, meron pa pong kwarto dito. Ayan po. So, ito, PTA official. So, mga kwarto po siguro to ng mga kinder to. Daycare po. Ito yung sa daycare nila. Meron po silang dalawang kwarto na pang daycare. Tapos ito. Late ng bell niya. Elementary school. So, meron po dalawang kwarto pang. Bali po lahat-lahat, meron silang walong kwarto. Na may 39 student lang na. So meron po silang 39 na estudyante dito.
So ayan po yung simpleng daanan papunta. Ito. Yan po yung IPMR po namin. Si sir. Hello po sir. IPMR. Ano ibig sabihin ng IPMR? Indigenous people. Indigenous representatives. Ng barangay po. Ah, okay. So sir, kumusta po? Magandang tanghali, sir. Magandang. Kanina-kanina lang po. So, natid lang po namin yung munting hiling ni sir sa amin na speaker na pwede nilang magamit. So, ikutan lang po namin itong barangay ninyo. Baka sakali po mayroon pang makapansin na magbigay ng konting tulong para sa atin. So, tsaka po kami babalik dito. Ah, sir, ikot lang po kami. Okay, sir. Maraming salamat po. Hindi naman sinabi si sir. Sik naman sir na may darating dito. Okay lang po sir, hindi naman po. Balik sir. Malay nyo sir, pagbalik mag kahit munting salo-salo makagawa tayo. So yan po yung mga kabahayan dito na halos sa maliliit na kubo lang po sila. So halos po yung mga kabahayan nila dito is maliliit lang. So ito po yung kanilang munting chapel, ang August Blessing Church po. So yung guys, dapat po yan, nagbahan tayo ng ano guys. Kasi yung win guys, dito lang po kami. So, ikutan po natin ng konti yung kanilang lugar para po makita natin kung gaano po kaganda yung lugar nila. So ito po, pababa tayo. May mga ilang bahay pa po pala dito. So gaya po ng sabi kanina ni Hepe, meron lang po sila mga 100 kabahayan dito. Ay, 65 po pala, sorry. 65 na kabahayan na may mahigit 100 populasyon lang po sila. Meron po pala silang running water dito. So ayan o, napakaganda ng tubig. Saan nanggagaling yung tubig na to? Doon sa dulo. Sa may bundok ba to? Fresh water talaga? Yes sir. Sayang, ba't nagsapatos ako? Wala akong sinelas. Alam mo kasi pumunta tayong bundok, nagsapatos ka eh. Kaya nga eh, bundok kasi, hindi naman sinabing ilog eh. So napakaganda po ng running water nila dito. Uy, parang sarap maligo. Try nyo nga kung may suso. Lamig yan. So, giveaway ko na lang yung isang bato, pabuhat. Yung medyo maitim. So, sarap pala maligo dito. Uy, sabay ka sa mga ito. Saan? Kasi may sapatos mo, boss. Sige, mauna na kayo. Wait. Bandi, sa ilang sumama ka. So, tama kayo, sige.
So, nakasapatos pala kami pareho eh. Sige, kayo na lang. Dito na lang kami. Wow, sana all. Pati hindi ako nakapag-tsinelas. Hindi, okay lang. Sige. O nga, nakalimutan ko. May ilog pala. Sana nagbaon ako ng tsinelas. Ayan po, nakakaingit. Sila lang yung nagbasa. Simple lang po dito sa amin. Oo nga. So, tahimik. Tahimik po. Okay lang yan sa'yo, importante. Pero masarap mamuhay sa mga ganitong tahimik, ha? Nga lang, medyo naano natin, malayo sa sibilisasyon. Pero at least malayo sa ano to, sa pollution. Daya kayo. Picnic sir, maganda po dito. Ayan mo sir, malay mo, nakabalik kami sa mga ibang araw. Makakapagano tayo. So yan po, napakaganda po ng lugar nila. May running freshwater po. Yun, nilayasan na tayo. Bahala sila dun. May signal na ba? So yan po, bumalik na yung mga namasyal sa kabila. So hindi tayo nakasama kasi nga po, nakasapatos tayo. Ayan, hindi tayo ready. Sapatos po tayo, so sila na lang po yung nagtampisaw sa tubig. So yan po, napakaganda ng view dito. Sarap nga po maligo, kaso mainit. So yan po, naikot po natin yung mga kabahayan dito. So gaya po na sabi ko, maliliit lang po yung bahay nila kasi nasa ano lang po to, nasa mayigit 65 na mga kabahayan. Kaya nga po napakaliit na ano, barangay lang nila. So gaya po nasabi ko, medyo mahirap abutin sa tulong kasi nga po medyo mahirap yung daan ang papasok sa kanila. So nakakahingal po. Nilakad namin doon paakyat pababa. So balik po tayo doon kung saan tayo nagmula kanina. Napakasimple po ng mga bahay nila dito. Kahit maliit pero napakapresko po. Alos po yung pagkakagawa nila, bato po yung pinaka pundasyon nila, pero yung pinaka itaas is kahoy na. So ayan po, nakabalik na kami sa may basketball court. Kaya nga po muna tayo, tapos maya maya konti po siguro lalarga na tayo po. So ayan po, meron silang simpleng basketball court dito na pwede pong paglaruan ng mga kabataan. So ayan po si Conscial, binabalak niya sana kung pwede magpalaro dito, kaso siguro po sa tingin ko malabo. Kasi nga po, sa hindi natin alam kung ilan pa yung mga kabataan dito. Patayo ka ng bahay mo dito, boss. Ayaw, walang signal. So ayan mga kaparikoy, so uwi na po kami ng Arayat. So ayun po, naibigay na natin yung ating munting regalo para sa mga taga rito sa Sitio Aguas, Burgos, San Jose, Tarlac. So, maraming salamat po sa inyo. So, ayun po mga kaparikoy, alis na po tayo. So, iwan na po natin sila. Naibigay na po natin yung ating munting regalo about dito sa may Sitio Aguas po na yung ating.
So ayan po, pabalik na po kami ng Arayat. So ayan po ang sinasabi naming daan kanina na about papasok po dito sa kanila. So palabas na po kami niyan. Talagang medyo mahirap po yung daan, lalo na pagtagulan. Mahirapan pong pumasok dito o kahit na anong klase na sasakyan. Dahil sigurado po madulas ito. Kahit sabihin po natin na single pa po ito, or basta kahit ano, sigurado po pwede rito may mga off-road na pambundok po talaga. Gaya ng mga 4x4. Kasi po yung lupang yan, sinisigurado ko po pag maulan po, sigurado maputik po yung daanan nila. So ayan po, napakatarik po ng daan na medyo mabato. Tapos sigurado po pag mabasa yung lupang yan, ano siya, madulas. So lupang bundok po kasi eh. Hindi lang po basta-basta madulas ito eh. Sigurado po matawag yun yung malagkit. Malagkit yung lupa. Kaya 100% po na sinisigurado po namin na mahirapan yung mga sasakyan dito pag tagulan. Kaya galing din po naman sa kanila na yun nga po, pag tagulan nga daw po, kahit na yung mga single is itinutulak pa nila kasi po na ano sa yun, nababalaho sila. So, yan po mismo pababa dyan sa may, ano, sa may Sitio Agus po, yun lang naman ang mahirap ang daan. Pero pagdating po natin sa taas, okay na po yung daan. Yun nga lang po talagang matarik. Ganyan po ang itsura ng daanan dito, papasok sa may Sitio Aguas po. So masarap po balikan itong barangay nito kasi napaka masisiyahin po ng mga tao, lalong lalo na po yung mga bata. So sa simpleng pasaya lang po is makikita mo po yung ngiti sa kanilang mga labi kung hanggang saan na. Kaya yun po, kaya pangako naman po namin kung halimbawa meron po nga isang tao na talagang nakakaluwag sa buhay na gusto tumulong sa kanila, is babalik po kami sa lugar na to para po maipaabot yung sayang gusto nilang iparating, lalong lalo na po ngayong Kapaskuhan para sa kanila. So talaga pong medyo mahirap lamang po yung daanan nila pagpasok sa kanila. Pero gaya lang lang po ng mga sinasabi ng iba, basta po bukal sa puso yung pagtulong, walang mahirap, aabutin po nila lahat. Naman ang pinaka-alos delikado sa daanan nila na medyo matarik, pabato pa po. So kailangan po talaga guys nakakondisyon yung sasakyan dito para hindi siya gaano mahirapan. Dahil pagkakit po natin dyan is yun na po yung ano, sementadong daan. Na po ang pinakasementado daan niya. So hindi na po gaano mahirap yung daanan niya. Medyo ang inaano na lang po natin is
matarik lang po ang daan pa palabas na. Kasi kanina po medyo pauwi kami. Alos sa pababa. Ay, nung papunta po kami, alos pababa naman isa. So ngayon sigurado po, expected na natin na alos pataas po yung kalsada. We'll be right back.